Okay, so welcome sa atong klase sa Fundamentals of Deformable Bodies. So nanata karon sa part 2 sa ato ang topic nga Axial Deformation. So in today's meeting, ang atong matun-an karon is all about Poisson's ratio and thermal deformation. So first, atong i-discuss si Poisson's ratio. So, ana siya, note, if the rod is in tension, then stretching takes place in the longitudinal direction, while contraction takes place in the lateral direction. Ana siya. So, the ratio of the magnitude of the lateral strain is called Poisson's ratio. Ana siya. No? Nasabtan ninyo. So, ana siya, pag imodo siyang stretch in a longitudinal direction, naapoy stretching nga mahitabo sa yaha in a lateral direction. So, kibali, mura na siya naka-ratio ba. So, kung imo siyang birahon, ang iyang size niya, muga may bud samtang imo ginabira. So, makita na ninyo pag kanang sa rubber, di ba? Nga, pag samtang inyo siyang gina-stretch, the more nga munipis ang rubber. Para sa nasa bubble gum, di ba, makita ninyo nga. At first, dako kayo na siyang circle or saba na siyang shape. Pagbiraho na ninyo, nagkagamay, samtang nagataas po siya. Yan na si Poisson's ratio. Ano siya? Na ang inyong mu is equal to lateral strain over longitudinal or axial strain. Muna siya si Poisson's ratio. Ano siya? So, ang strain sa lateral over strain sa axial mo na yung ratio. Or, ang imuhang axial strain is ang change in length over total length. Or, ang iyahang ratio sa elongation over the total length. Anya, si lateral pod, ang iyahang change in diameter kung circle siya. Or ang change sa iyang side or change sa iyang surface area divided by the total diameter niya. Yan na siya. Okay? So, food for the brains. So, Poisson's ratio is a unitless material property. So, makita ninyo na. State na dyan niya nga unitless si Poisson's ratio. Okay, siyempre, ratio raman siya sa change in length over total length. Ay, sa lateral strain over sa axial strain. So, ratio siya sa duha ka strain. So, unitless yun siya, di ba? So, unitless material property that never exceeds 0.5. Ano siya? So, if not given or specified, typical values for steel, aluminum, and copper are 0.3, 0.33, and 0.34 respectively. Timanan na ninyo ha? Ano siya no? Nga, muna yung mga typical value kung dili siya given. Muna yung ibutang sa Poisson's ratio niya. Okay? So, ano siya dire? Si delta V is equal to V times the quantity of 1 minus 2 mu times axial strain. Ano siya? Unsa daw na siya? Kung ang inyo na pong i-refer is ang change in volume na po kay na, kay lahi to siya. Kani po is a change in volume. So, food for the brains. For a tensile force, volume increases slightly, while a compressive force, volume decreases slightly. Ano siya? Diba? Katotong gingan gayon na, syempre, pag munipis siya, mo, gamay po dihang volume. Pero, slight lang, okay? So, pag imo pa siyang i-compress, syempre, muburot man to siya yung diameter, diba? So, yung volume is, may increase po, pero slight lang yapon. Okay? So, example, what is the actual hole diameter made by steel punch 3/4 inch diameter that is subjected to a 40,000 pounds compressive load? Assume Poisson's ratio of 0.3. Ano siya? 0.3. So, sa ito na buhaton, ato siyang i-drawing sa ano, i-drawing sa nato. Sa i-forma dyan ano niya. So, let's say natay pandere steel punch. Yan na siya.
Okay? So, natay force i-apply dira kay pa-compress man siya dira kay iyang P. So, karon ano man siya nga ato man siyang i-compress na to kay para makabangag tag hole, di ba? So, mo-compress na siya, mumubo siya, di ba? Pero, ang iyang diameter is mudako. Yan. Yan na siya. So, kanin mo na yung original nga length, di ba? So, kana karon mo na itabo nga elongation na to. Okay? So, diyan ipangita, what is the actual hole diameter? So, ang ipangita na to karon is ang kani. Pila na ni nga diameter. O na tong diameter nga new. Kani man na to ang diameter nga old. Yun. Okay. So, unsa yun na ato una buhaton. Since given niya ang Poisson's ratio, ato sa ang i-sulatanan ang ato ang given. So, diri sa ubos, given. Yan na. So, ana siya? Na siya ay diameter nga 3/4 inch. At first, yun. Yang summation of forces, so F is equal to P naman, di ba? Kaya wala may lain nga external force nag-apply sa iya, ha? So, 40,000 pounds. O niya, ang iyang Poisson's ratio is equal to 0.3. O niya, na siya ay E, di ba? Kaya wala man niya gigiven, assume na lang ta niya nga 30 times 10 raised to 6 Pascal. So, kani siya, given na ni siya itong previous na itong topic. Okay? So, formula. Unsa man nga mga formula atong gamiton. Formula. Yan. Sa nga formula? So, una na itong formula gamiton is ang axial strain niya, di ba? Mangitaon na ito ang axial strain. Is equal to P A E. Muna ang formula sa strain, di ba? Sunod, pangitaon na ito ang katong sayang lateral strain na. So, gamitan na ito ang Poisson's ratio. So, E lateral of axial strain. Yun. So, di ba, na dito sa itong mga previous ng formula gihatag nga si lateral strain is equal to delta D over D. Yun. So, ang atong new nga diameter na kani siya is equal to old diameter plus change in diameter. Yan. Muna ang mga formula atong gamiton. So, first, diba, naman tadra nga itong unahon sa ang axial strain niya. So, para makuha na ito sa axial strain, atong isolve. Solution. Yun. So, axial strain is equal to P over AE. Diba? So, since area na ito is equal to pi over 4D squared, so, atos lang ipang plug diretso. Axial strain is equal to 40,000 pounds over pi over 4. Pilang D niya? Diba 3/4 to 0.75 squared times 30 times 10 raised to 6 Pascal. Or PSI dito dapat, no? Okay. So, ang atong lat ang axial strain na to karon is equal to 0.0009054. Yan. Muna na tong axial strain. So, next na tong formula, gamitan na tong kani number 2, Poisson's ratio. So, mu is equal to lateral strain over
lateral ay axial strain. So, mu na to is 0.3 is equal to lateral over 0.0009054. Yan. So, ang ato ang axial strain karon ay lateral, lahat na lang tayo butang ha, is equal to, mali din hindi ay, kani dapat dere is 0.003018. So ang atong lateral strain niya karon is equal to katong gay na 0.00090054. Yun. Okay? So karon proceed na po sa atong next nga nalista nga formula. So mao na ni siya si lateral strain. So, si lateral strain daw is equal to delta D over D. Diba? So, ito is lateral. Is equal to delta D over D. So, na naman tayo lateral strain 0.0009054 is equal to ang delta D na to atong unknown. Nya ang D na to is 0.75. So, ato ang change in diameter is equal to 0.00067905 inch. Yan. Pero, dili pa na mawa to ang final answer. Kay since pangitaon man na to ang bagong diameter. Kay syempre, mudako man ang yung diameter. So, ato ang diameter nga nu is equal to D plus delta D. So, D nu is equal to 0.75 plus 0.00067905 inch. So, ato ang diameter nga nu is equal to 0.750679 inch. So, muna na ang diameter nga na punch sa steel. Okay? So, hatag-tag next example. So, a brass bar of length 2.25 meters with a square cross-section of 90 millimeters on each side is subjected to an axial tensile force of 1,500 kN. So, assume that the E is equal to 110 gigapascal and mu is equal to 0.34, determine the approximate increase in the volume of the bar. Yun, volume ha? Increase in volume. So, una na to button is, itry na to og draw. Na siya. Diba na siya square cross-section? Ano ta? Na. Munang bar. Na. Yan. Unya, imo daw siyang applyan og axial tensile force. So, na imong P, na imong F dali. Saka na imong P ha. Ang F ni mo, pababa. Na imong tensile force. Okay? So, ang iyang length daw is 2.25. Na siya? Ay, dili. Length niya. Kani. Kani. Dara. Muna 2.25. Nya iyang side is equal to 90 millimeters. So, yan na. So, karon since na-applyan man na to siya og force, so, ang iyang metabuan na is mo taas siya, diba? Na. Pero, munipis na siya. Dapat mataas pa rin. Dapat na na. Yan. So, muna na iyang delta L or change in length niya. Okay? So, una is, atong lista atong given sa ano? Given. Yun. So, ang given na to is ang total length niya. Length is equal to 2.25 meters. Unya, ang ihang
section cross section ni ang length kay 90 millimeters or gamay na lang ayala tayo butang na 90 mm. Yun. Niya, ang iyang force nga gi-apply is 1500 kN. So F is equal to P is equal to 1500 kN. Okay? Niya ang modulus of elasticity katong E niya is equal to 110 gigapascal og ang mu or ang Poisson's ratio is 0.34. Yun. So unsa man natong mga formula nga kailangan? Formula. Yun. So una, syempre katong ginapangita niya nga increase in volume of the bar. So ang delta V is equal to V times 1 minus 2 mu times axial strain. Yun. Okay. So before na to makuha si axial strain, ay si increase in volume, dapat makuha sa to si axial strain. Nya ang formula sa axial strain niya is equal to P over AE. Yan. Moro na itong mga formula nga kailangan. So, next is solution na dayon ta. So, ato man yung unahon is si axial strain. So, axial strain is equal to ilaman? P over AE. So, is equal to ila tong P? 1,500 or 1,500,000 newtons all over ang area. Pila yung area? So, since square man siya, so, diba, ang area sa square is equal to S squared or side squared. So, 90 mm. So, 0.09 times 0.09. Ano lang, diba? Times, ang modulus of elasticity is 110 times 10 raised to 9. Yun, kana lang. So, ang atong axial strain is equal to 0.001683. Kana lang. Sunod, ano tayo axial strain? Is ang kanina, change in volume. So, delta V is equal to V times 1 minus 2 mu axial strain. Yun. So, ang delta V niya is equal to, pila ang volume niya una? So, di ba, ang volume niya is katong 0.09 times 0.09 times the length na lang. So, 0.09 times 0.09 times ang length is 2.25. Muna yung volume. So, 1 minus 2, pila ang Poisson's ratio niya na given nga 0.34. Yun. Times axial strain. So, 0.001683. So, ingat na lang. Okay? So, is equal to 9.81 times 10 raised to negative 6 cubic meter. Or, delta V niya or changing volume niya is 9818.18 cubic millimeter. Yan, mo na yung change in volume. Okay, sabtan? Okay, kung nasabtan, proceed na sa itong next topic. So, itong next topic is all about thermal deformation. So, ano si thermal deformation? If the temperature of an object is changed, na so kung mo either mo init siya or mo bugnaw, the object will experience length, area, and volume changes na siya. So the magnitude of these changes will depend on the coefficient of linear thermal expansion or ang alpha niya. Ano yung coefficient of linear thermal expansion? Yan.
So kana si coefficient of linear thermal expansion, magdepende po na siya sa unsa nga material ang imong gigamit. Okay? So ang formula na niya, kung change in length imong gipangita, coefficient of linear thermal expansion or ang alpha times length times the quantity of T2 minus T1 or ang delta T or ang change in temperature niya. Okay? Same with ano siya, change in volume. Ni. So, beta times volume times that change in temperature or the T2 minus T1. Ano siya? So, unsa na si beta? Si beta is ang coefficient of volume expansion of the body. Ano siya? Or, si beta is equal to 3 times alpha lang. Idiritso lang ni mo times 3 mo na si beta. Okay. Kuha na. So, nadari yung definition sa ubos. Kani, makita ninyo unsa na sila. So, food for the brains. If not specified, the coefficient of linear expansion for steel is 6.5 times 10 raised to negative 6 per degree Fahrenheit. So, kung Fahrenheit ang imuhang temperature. Kung naka-Celsius man po din mong temperature is 11.7 times 10 raised to negative 6. So, timanan na ninyo ha. Kung dili siya i-given, mauna inyo ang default nga coefficient of linear expansion. Okay? So, para mas masabtan, hatagan ta mo og example. So, a brass sleeve of inside diameter 1.9995 centimeter and at 20 degrees Celsius is to be heated so that it will just barely slide over a shaft of diameter 2.0005 centimeter. To what temperature must the sleeve be heated for brass alpha is equal to 1.9 times 10 raised to negative 6 per degree Celsius? So, unsa yung gipangita? Ang temperature. Okay? So, para ma-solve na to, atong ilista tanan unsay gihatag sa problem. Okay? Given. So, unsay yung gihatag? Ang diameter 1. Okay, so mo na itong L1 gibali. 1.9995 centimeter. Okay? So, ang length 2 niya or ang diameter 2 is equal to 2.0005 centimeter. Okay? So, unsa man yung gingon palain? Na siya'y temperature 1, di ba? Na 20 degrees centigrade. Or ang initial temperature niya. Okay? Okay? Sige. Sunod sa palain. Na siya'y gihatag nga coefficient of linear thermal expansion. So, ang alpha is equal to 1.9 times 10 raised to negative 6 per degree Celsius. So, since naka-Celsius man ta, no need na mag-convert. Pero, pag naka-Fahrenheit na or different temperature na dara nga symbol or nga sign, inyo-judge siyang i-convert into the same mga signs, okay? Or symbol. Okay? Formula. Sa formula itong gamiton? So, isa lang atong formula, no? Katong delta L is equal to alpha L times delta T or alpha L times T2 minus T1. Ano lang kadali. So, unsa man ang delta L? So, si delta L po is L2 minus L1. Ano itong L1 dara? Yan na lang. Okay. So, since naman tayo L2, 2.005 minus 1.9995 ano? Is equal to alpha. Pila man ang alpha? 1.9 times 10 raised to negative 6 times L is 1.9995 na. Tapos, times T2. Mo'y atong unknown. Minus T1 is 20. Ano lang? So, atong T2, kung ato na siyang i-ship solve, is equal to 283.223 degrees Celsius. 223 degrees Celsius. Yan. So, dapat ang atong brass sleeve mo init siya o
up to 283.223 degrees Celsius before siya ma-slide over sa shaft. Diba? Before siya masulod dito. Masakto. Haom lang. Okay? Sige. Hatag patag, another example. The coefficient of linear expansion of glass is 9 × 10⁻⁶ per degree Celsius. If a specific bottle holds 50 ml at 15 degrees Celsius, find its capacity at 25 degrees Celsius. Yan. Capacity, so, delta V atong pangitan nino. So, anyway, ato sang isulat da ng mga given niya. Given. Sa una, alpha. 9 × 10⁻⁶ per degree Celsius. Nya, ana siya? Na siya gihold niya 50 ml. So, V1, 50 ml. Nyan sa pa, napay T1, 15 degrees Celsius. Nyag increase niya into 25, T2, 25 degrees Celsius. So, ang ipangitaan na to is, ang V2, volume 2. Yan. Unsa daw ang, iyang capacity pag, na siya ay 25 degrees Celsius na. Okay? So, formula. Since volume atong gistoryahan, so delta V is equal to beta volume times delta T. Na. So, wala man tayo beta. Unsa tong formula sa beta na to? Beta is equal to 3 times alpha. Yan. Yan, nara. So, since kompleto naman ta, dito sa ta sa solution na to. Solution. So, delta V or ang delta V na to is V2 or diretso na dai. So, ang delta V na to is equal to beta na to. So, 3 times alpha nga 9 × 10⁻⁶. Diba? Times ang original volume niya nga 50 ml. Times, ihang change in temperature nga, 25 minus 15. Yan. So, atong change in volume is equal to 0.0135 ml. So, since ang ihang gipangita kay ang capacity man sa new nga kuan, nga battle, so, ato siyang E plus sa katong old. Okay? So, ang ihang volume karon nga new is equal to V plus delta V. Yan. So, volume nga new niya is equal to pila tong V niya? 50 plus 0.0135. So, volume new is equal to 50.0135 ml. So, muna na yung new capacity karon. Okay? Okay. Okay, for the last example, a bar of length 120 inch is prevented from expansion or contraction by rigid end restraints. Find the stress induced by a temperature rise of 60 degrees Fahrenheit. Use alpha is equal to 8 × 10⁻⁶ per degree Fahrenheit and E is equal to 20 × 10⁻⁶ PSI. Okay? Note, rigid means very strong or not yield. Thus, the increase in temperature or in length due to the increase in temperature is counterbalanced by the compressive force of the wall. Okay? So, kung ato na siyang i-drawing, yan na siya, forma. Naatay, wall dire, na. Napuntay, wall dire. Naatay, bar dire, ah. Nagana siya. Okay? Okay. Yan, manay bar na to. So, diba, ana ta nga, pag ang isa ka butang or ang material or ang steel nga masubject to a change in temperature is mo change po ang length or ang ihang volume, diba? So since kaninga bar is naa siya'y kuan stress induced by a temperature rise nga 60 degrees Fahrenheit, so mo increase yun ihang length. Pero instead nga mo increase yung length,
ang nahitabo karon kay gipugngan man siya sa both nga walls nga nagdiri sa pikas-pikas kana. Di na siya ka-expand. So nagproduce siya og stress sa bar, di ba? Kay wa man siya ka-expand, na siya stress or na mo expand ta na siya na may nipugong, so na ay stress dito nga nahitabo. Okay, sige. Atong isolve ang iyang problema. So unsa gipangita niya? Find the stress. Oh, ang stress atong ipangita ha. Okay. Sige. So first atong ipangsulat ang tanan gihatag niya or ang given. So ang length sa bar is equal to 120 inch. So unsa pilain? Ang iyang coefficient of thermal linear thermal expansion or ang alpha is equal to 8 times 10 raised to negative 6 per degree Fahrenheit. Okay? Anya ang modulus of elasticity nga 20 times 10 raised to 6 psi. Anya last is ang asya temperature rise 60 degrees Fahrenheit. So pasabot na mo na to ang change in temperature diretso. Okay? Since kompleto na ang ato ang unsa ni ang ato ang given, diretso na ta sa ato ang formula. So ana siya, di ba, na may change in length, so delta L or ang iyang elongation kay e equal to delta L ng gihapon is equal to alpha length delta T, di ba, atong due to kuan man ni siya temperature rise. Okay, so diba naging untang nga ang elongation is equal to elongation is equal to PL, diba? Wait lang. PL over AE. Unya, si stress po, diba, is equal to P over A. Ana lang. So kung ato na siyang isagol dira, elongation is equal to, di ba, P over A kay S man. So SL over E. Yan na lang ang elongation na to karon. Okay? So since elongation is equal to delta L pod, so is equal to delta L is equal to alpha L delta T. So ang mahitabo sa itong formula karon kung ato na siyang i-combine, so stress times length over modulus of elasticity is equal to alpha L delta T. Yan. So karon since makancel man nato ning length kani length nya. Ang mabilin niya karon stress is equal to kung ato na isaka si E dito sa pikas alpha E delta T. Yan. Muna na formula sa ito ang stress karon. Okay? So, solution. Yun. Solution. So, since given man tanan, stress is equal to A na to is 8 times 10 raised to negative 6. Niya, ang modulus of elasticity is 20 times 10 raised to 6. Niya, ang delta T niya is 60. Yan. So, ang S na to karon is equal to 9,600 PSI. Muna na ito ang stress sa ito ang bar. Okay? Sige. So, dito lang sa ta mag-stop karon. Since, manaman ta sa ito ang topic nga axial deformation. Okay? So, kung naamoy mga questions o mga queries, pwede nyo i-comment, pwede mo mag-email, pwede mo mag-PM sa ako, pwede mo mag-message ito sa ito ang group chat. Okay? So, ora to. Thank you.